Tingnan niyo mabuti ito, mga boss. Diba, nagre-release yung pressure niya kapag ano. So, pang safety yan. So, magandang araw sa inyo, mga boss. Kung makikita nyo, ito yung ating compressor. Ito yung dati kong in-upload na air pump. Yung, sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung compressor ng rep. So, tinap po lang yung dalawang wire niya sa plug na 220. Meron po akong ilalagay na ganito. Ito yung update ko sa aking ano, kasi nga yung pump ko is wala siyang safety pressure release valve. So ito, nilagyan ko siya ito. Makikita niyo itong kulay po lang to. Ito yung safety release valve. So kapag ang pressure nito is naipon na sa ating loob ng compressor yung pressure, tsaka dito sa hose, eh magre-release na siya. So yung settings po nitong pressure release valve, nakaset to sa 90 PSI, pero pwede ho siyang gawing 100, 120, so i-adjust nyo lang yung screw sa loob. Yung screw dyan sa loob, kung makikita nyo may butas siya. Ayan, dalawa. So mag-o-open yun kapag yung pressure is umabot na ng 90. So safety para sa ating mga compressor, para hindi sumabog kasi. Pero itong compressor na to is umaabot ho to ng hanggang 300 PSI. Kaya alam pong safety sa 90 yung ano, yung pressure. So itong pressure release valve na to, nabili ko lang to sa online. So search nyo na lang, ayun ang itsura niya. Yung thread niya is 1/4. Tapos kung makikita nyo itong may blue, ang tawag dito ay quick release. Quick release siya. Ito ang size nito, 6mm. Ito naman sa kabila, ang size is 8mm. So, pero yung thread niya, 1/4 size din. So, ito yung T. Ito yung sa hardware na bibili lang, yung T na 1/4. Ayan o, 1/4. Makikita nyo, ayan o, may nakalagay na 1/4. So, nilagay ko siya dito kasi 8mm yung size ng hose na to. Tapos, yung tube naman na to, 6mm. Kaya, nilagay ko siya. Kumbaga, sinasalpak lang siya. Sasalpak mo lang, okay na siya. Pag tatanggalin mo, pipisirin mo lang to, tsas hugutin mo. So, yun lang. So, kakabit ko lang, tapos ipapakita ko sa inyo na kung paano siya gumagana. So, ayan mga boss, nakikabit ko na siya yung ating pressure release valve. So ngayon te-testingin natin kung gumagana ba siya. Tingnan niyo mabuti ito, mga boss. 'Di ba, nagre-release yung pressure niya kapag ano. So pang safety 'yan. Tapos mga boss, nilagyan ko siya ng ganito. Pwede siyang panglinis ng mga karburador, pang buga. Oh. Diba, malaki na iipon yung pressure niya. Kaya pag inanong sa karburador, pinambuga mo. Oh. Iiponin mo muna yung pressure. Tapos tsaka mo siya hanggang ganyan. Ngayon, kapag yung pressure niya is naging 90 PSI na, so magre-release na ngayon yung pressure release valve. Ayun o, nakita nyo, nag-release siya. So, maganda siyang panlinis ng carb. Tapos, pwede rin siyang panghangin sa gulong. Tingnan niya mga boss. Diba? So, safety. Hindi ka nangangamba na pwedeng sumabog yung compressor mo. Kasi meron kang release valve na nilagay. Pang safety yan eh. Diba kung makikita nyo, kapag na-reach nya na yung 90 PSI, bubukas na siya automatic. So, pag gawing 100 PSI yan, i-adjust mo lang yung nasa loob nyan, yung pinaka-screw. I-adjust mo lang siya para tumaas yung PSI nya. Diba maganda siyang panlinis ng carb o. Oh.
ambuga. So yun lang yung update ko dun sa aking air pump na dati kong in-upload. Nilagyan ko siya ng ito, tong hose na to, tong coil, yung coil hose ba to, punto. As ikinabit ko rin yung aking ano, pressure release valve, yung safety, pang safety siya. So yun lang mga boss yung update ko sa aking air pump. So maganda siya, pwede nyong gayahin na maglagay ng release valve para safety yung compressor natin sa pagsabog. So sana sa video to nagustuhan nyo yung video ko, sana makatulong sa inyo yung mga gustong gawin to. So kita kasi na tayo sa next video ko mga boss. Maraming salamat.